No vaccination, no renewal of contract. Yan ang bagong patakaran ni Davao City Mayor Sara Duterte para sa mga empleyado ng City Hall. May mga pabor pero meron ding umalma dahil may tuturing daw itong diskriminasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Jem Avancenia. Nakatengga muna ang ilang transaksyon sa Davao City Assessor's Office. Simula kasi kahapon, nilockdown ng tanggapan matapos magkahawaan ng COVID-19 ang 16 nilang empleyado. Kaya ang mga dokumentong ipapasa sana sa opisina, dito na lang muna sa kahon na ito inilalagay. Sarado rin ngayon ang Hall of Justice sa Ecolan nang magpositibo rin sa virus ang 30 empleyado. Nasayang tuloy ang araw ng tulad ni Georgia Ibanez na kukuha sana ng court clearance. Sir, kayo kay... Dain niya, isang buwan na niya itong nilalakad kaya malaking abala ang lockdown. Tapos karon pa jud lockdown sabot. Naglabas din ang Davao City Government ng executive order na naguutos ng work from home at skeleton arrangement para sa lahat ng barangay, city at national government offices simula September 8 hanggang September 26. Bukod dito, inanunsyo rin ni Mayor Sara Duterte na magpapatupad sila ng mandatory vaccination policy para sa lahat ng empleyado ng city government. Ibig sabihin, maparegular man o kontraktwal, dapat magpabakuna bago matapos ang taon. So on January 1, May, if they are not vaccinated, their contracts will not be renewed. No bakuna, no renewal for the city government of Davao by January 1, 2022. Meron namang mga empleyadong sumang-ayon. Pinaka-importante gid kanang bakuna. Importante raw kasi ang bakuna lalo na sa kanilang mga nasa frontline at kung sino-sino ang nakakahalubilo. Kinsa lang mo mga halubilo. Pero kontra dito ang labor group na kilosang Mayo Uno. Napaka-discriminatory niyan. Kawawa naman yung mga halubilo. Pupul kami sa Pinto Barajas na implementasyon na yan ng compulsory vaccination requirement sa mga empleyado. Umabot na sa mahigit kalahating milyon ang nabakunahan ng first dose sa buong syudad, habang nasa 300,000 naman ang fully vaccinated. Problema pa rin daw ang mga diskumpiyado sa ilang brands ng vaccine. So importante po nga pag naanam mo yung schedule. Kaya paalala ng alkalde, huwag nang mamili at sunggaban agad kung may pagkakataong magpabakuna dahil walang makapagsasabi kung sino ang pwedeng magkaroon ng severe case ng COVID-19 kapag nagkahawaan. Sa bakuna. Sa ngayon, halos 7,000 na ang maaktibong kaso sa Davao Region. Posible pa raw itong tumaas kung patuloy na babaliwalain ang health protocols maging ang vaccination. Nagbabalita mula sa Frontline, Jem Avancenia, News 5.